So ayan na nga. Number 5. Dark Nemesis. 2 gigs lang po. Server niya mga lods, medyo madami din mga tatlo ang region. Aba naman, mukhang maganda graphics nito, mami. Opo, maganda siya. So dito sa warrior at lahat ng class ay may tatlong style. Ayan, assassin. So yung mga style na yan pala ay level 39 pa ma-unlock. Pangatlo naman, gunslinger. At panghuli itong mage. Hoy! Putang! Teka lang, hinay-hinay lang. Paano ba naman kasi fixed gender na nga, tapos wala pang character customization? Okay na po yan, wag nang choosy. E di ayan, so ayan. Ayan na naman po, pindot-pindot sa kaliwa, tapos usap-usap sa NPC, tapos level up. Free camera not available in this region. Walang ikot-ikot. Pero guys, don't worry, pwede naman maka-zoom in. Tapos walang VIP dyan na pakalat-kalat. Binuksan po natin ang modes. Ayan, ang daming kailangan buksan, so magpa-level muna tayo. So ganito siya, so parang majority dito ay solo quest siya or dungeon siya na MMORPG. Here to keep this devil company. Feast on my bullets. So wala pa po siyang auto attack ng time na ito. Nagpindot-pindot pa po ako ng mga skills. Bibigyan ka ng masasakyan. Simply majestic. Magkakaroon ka ng special skill. Pag pinindot natin sa ibang mga player, ito ang lalabas. Pero ito ang malupit, lumitaw na si Veep. At nagkaroon na siya ng auto pindot-pindot, so pinaasa lang pala tayo. Akala ko walang auto attack, balak ko sana magpalaki ng muscle ng daliri. Pero ganun pa man ay maganda pa din siya, para sa akin may mga kulang lang talaga. So ayun na nga. Aba Eddie, wow. Number 4. At ayan, Immortal Throne. Akalain mo may 200 servers na pala ito. Unang character itong Prophet. Ay shit, mabuti naman hindi na fixed gender. Sunod itong Ranger. At huli itong Swordsman. So ayan, wala ng character customization pa. Muntik na akong mapamura, buti na lang ay may $0 at may salitang freely. Sinubukan ko ikutin ang view at mag-zoom in. King inang yan, hindi pala pwede. Buwa ka ng NA, naka-fix screen lang pala ang animal. Pumindot tayo sa ibang player, ayan. Gumastos ka daw ng mga 300 pesos para magkapakpak ka daw at iba pang mga benepisyo. No. Kahit ganito lang ito, may PK pa din dito. So sinubukan ko ito habang may mga ibang player pa akong kasama dito, ay bigla ako nag-PK mode at ayon. Dumapa na ako. Kahit ganito lang ito ay masaya pa din ako dahil wala siyang VIP. Number 3. At ayan na nga, Tamashii Rise of Yokai. Aba, tatlo ang region. Samurai ang unang character. May tig-apat na preview kada isa. So ayan naman ang On My OG. And last itong Cannoneer. Tatlo lang sila. Fixed gender pa. Wala pang character customization. Mabuti na lang pwede pa magpalit ng skin color ng damit. Oh wow. Yung kunwari may palipad-lipad na nagaganap. Mabuti naman sa wakas may 3DMM o na din sa listahan natin. Yung pipiliin mo kung tamad ba or masipag ka magpindot-pindot. Isa ito sa mga pinaka-talented na character na nahawakan ko, ang dami kasing kayang gawin ito sa mga cutscenes. Pagdating naman sa bakbakan, okay naman siya. Kahit auto. Nabigyan niya ako ng medyo kahanga-hangang ganda ng mga skills. Medyo lang ha. Mayroon siyang arena pero yung ganito lang. Tang ina, automatic ang pota. Nanonood ka lang sa gilid, hindi mo makontrol character mo, tang inang yan.
Tapos CP base pa ata tong hayop na ito. Pero guys, mayroon pa naman itong ibang PvP yung multiplayer talaga, tapos may world boss din kaso may oras lang kasi mga yon. Tapos may rebirth system din ito. So ayan at ayun na nga. Number 2. Titan Origins mga lodi. Ayan mga 16 ang mga server. Ayan unang salubong itong magician. Next itong warrior. Pangatlo archer. Pang-apat duel master. Panghuli itong summoner pero may condition pa po bago ka muna makagawa nito. So ito na po siya. May zoom in siya pero hindi mo siya maro-rotate. Ayun lang. Ay putya, VIP 6 ka agad, ano ba yan? Teka, hanggang ilan ba VIP nito? Wala! Baka sabihin ninyo puro kami negative, ayan madami naman silang mga benefits. Hindi lang yan, pag pinindot mo sa ibang players, ayan may lalabas na surprise. So ayan, basta pwede mag-trade, ayun nga lang, pili lang yung items na pwede mong ma-trade. Mayroon din tayong malupit na pakpak na matatanggap. Pag lumapit tayo sa NPC, ayan, mapapalitan yung mga skills natin sa kanan. Nitong market, so ayan, pwede na mag-transact dito. May PK. May cross-server. At madami pang iba. So gameplay na lang mga lodi. So ayan at ang panghuli itong Chronicle of Infinity. Shit, ang daming server. Medyo tipid, tatlo lang yung mga class. So ayan yung Phantom. So ayan naman yung Dragon. At yung Arcania. Gender lock lang po siya, pasensya na. Pero may character customization na din sa wakas. Oh my gosh! Kaso parang halos focus lang siya sa ulo. Hindi yung buong katawan, pero okay na yan, at least meron. So ayan. So ayan na nga, pindot-pindot mga lod, sunod lang kayo sa ipinag-uutos ng babae. So in my case, hindi ko maikot or ma-rotate ang camera, parang nagkukusa na lang siya na umikot at mag-zoom. Hindi natin siya kontrolado. Medyo tulad din siya guys ng number 5 kanina na puro solo dungeon lang, pero may map din na may makakasama kang ibang player. Ipapakita natin mamaya. So ayan, may auto attack na po. Ayan, pwede natin mapindot ang ibang players. Tapos ayan, market, at mayroon din silang auction dito. Tapos may arena din sila dito, pero hindi pa ito yung PvP talaga na player versus player, pero mayroon sila noon, pero pag naabot mo na ang level requirements nila. Ang ganda talaga nito mga lodi, tapos nito doon tayo sa mapa na pwede magkita-kita ang mga players in combat. Pag mga level 24, pwede na po kayo makapasok dito. So ayan po, madaming salamat po sa panonood. See you po again sa next video.